Magandang araw, another day, another vlogs for today's. Magluluto nga pala ako ng ulam namin pantanghalian pero naubusan ako ng panggisa. Kaya nang hingi muna ako sa kapitbahay at nakapagpainit na nga ako ng kawali kaya ilalagay ko na itong mantika. At nang mainit na nga ay sinunod ko nang ilagay itong bawang at sibuyas. Ganito nga pala ako mag-isa ng bawang at sibuyas, pinagsasabay ko na. Para nga sa akin ay ganun din naman at pagsasamahin rin. Salamat na nga lang at nagmura-mura na itong sibuyas. Talaga nga naman na masakit na nga sa ulo ay masakit pa sa bulsa. At eto nga ang aming ulam for today's tanghalian. Paborito nga namin sardinas ito, itong saba. Nung simula nga matikman namin ito, ito nang halos binibili namin. Kaso no choice kami kapag walang saba, ay di mega ang bibilihin namin. Mga iba nga tayo. Bakit galagi na lang problema natin ay iuulam? Ano? Kahit meron ka namang lulutuin, ay problema mo pa kung anong uulamin. O siya, at eto na nga't nailagay ko na yung talbos ng kamote. Buti na nga lang at may naitanim si Mr. dito sa bakanteng lote. Salamat na nga lang talaga at naandito tayo sa probinsya. Sabi nga, eh, kapag may itinanim, ay meron kang aanihin. Ay dito, kapag may tanim ka, anytime pwede kang pumitas. At eto, luto na palang aking niluluto. Kain po tayo. At after nga namin kumain, maya-maya nga ay umalis si Mister. Inutusan kumuha ng kakanin, pero maya-maya ay bumalik at ako'y isinama. Dahil merong gaganang pina-District PTA Federation dito sa school na pinapasukan ni Angelo. Sumama na nga rin lang ako dahil na mong problema si Mister na hindi niya raw ito makakapitan. Meron namang carrier sa likod na nilalagyan namin ng mga pinamimilihan namin pero hindi pala ito magkakasya sa likod. Sumama na nga rin lang ako kahit napakainit ng panahon. May maiambag na rin kahit papaano. At eto nga't nakabilao pala yung kakanin. Hindi nga talaga ito magkakasya dun sa likod dahil square yung lalagyan namin. Sa totoo lang ay mabigat yung isang bilao niya. Gawa siguro kasi ito sa purong malagkit. At eto nga't nakarating na kami sa school. Dumating na nga yung mga bisita. Hindi na nga rin lang kami nagtagal dahil iniwan namin tindahan na bukas. At ngayong araw nga pala, Sabado, dahil nga sobrang init ng panahon, ay maliligo kami ng ilog. For the third time na ibablog ko ang pagpunta sa ilog, Hines, napagdesisyonan ko na rin na maligo. So bago nga kami pumunta ng ilog, ay kumuha muna ng buko itong pinsan ni Mister para naman meron kaming makakain at maiinom. At eto nga't pumitas muna ng isa. Titingnan nga muna natin kung okay na ba yung laman. Kung mura pa ba or niyog na. Mahirap kasi kung pipitas ka ng madami tapos hindi na pala okay dahil niyog na. Sa mga oras na nga ito ay nag-iiba na yung boses ko. Pasensya na kayo kung feeling nagmamalat na yung boses ko. At nang matapos na nga namin kayo din ay kami ipupunta na ng ilog. Talaga namang napakainit na ng mga oras na ito. At sa mga oras na nga ito habang ako'y nag-i-edit at nagpo-voice over, ako'y inaantok na. Pero sana bago matapos ang video na ito ay huwag nyo kalimutang i-follow, i-like at i-share. Malaking tulong nyo na to sa akin para marami akong ma-reach ng mga viewers. At eto nga't nandito na kami sa ilog. Parang sa unang tingin ay gusto mo nang lumoblob. Pero syempre kailangan mo munang dalhin yung mga gamit nyo dala-dala. At na makababa na nga kami ay pumunta na kami dito. Buti na nga lang at hindi malabo yung ilog. Dahil kasi kaninang madaling araw ay umulan. Kapag umuulan kasi, minsan lumalabo yung tubig ng ilog. Galing kasing bundok yung tubig. At eto nga't nakarating na kami rito sa itaas. At meron nga akong pinipirmahan dito, pang ayuda yata. Char. So bali yung pinunta nga pala namin dito ay dito na rin kami kakain ng tanghalian. Sa mga oras na nga ito ay inaantok na talaga ako. Pero kailangan kong tapusin i-edit to dahil hindi ako nakapag-upload kahapon. Pabago-bago na nga yung tono ng pag-voice over ko. Pero kahit ganun ay tuloy pa rin. Pinipilit ko nga matapos yung ini-edit kong ito kasi kailangan natin maging consistent. Hindi ako nakapag-upload kahapon kaya gusto ko ma-upload to ngayon. So after ko nga kumain ay nagpahinga muna ako saglit. Tapos napag-desisyonan ko ng maligo. Ligon-ligo na nga ako, feeling ko nga napakalamig ng tubig. Pero pag ahon ko, hindi pala. Dahil sa sobrang init nga ng panahon, pati tubig na painit. So hanggang dito na lang po muna ulit. Salamat sa panonood. God bless!